ito po na yung lugar namin. Yan na siya. Pasok tayo sa looban. Yan yung iba mga kapatbahay, gumagawa na rin sila. Ito po yung bahay. Dito yung nag-umpisa kung saan yung nanggaling yung sunog. Nag-uumpisa na sila ng kanila. Ito yung sa amin. Wala pa po siyang ano eh. Hindi pa po siya nag-uumpisan. Pasok tayo. Ayan. Maliit lang po siya. Dito lang po. Ito lang yan. Yan may ano na yan. Yan. Maliit lang siya kasi third floor po siya dati. At kailangan dito po siya i-third floor kasi bahain po yung lugar na to. Ito na po muna yung pansamantala naming tinutuluyan dahil di pa po nagagawa yung aming bahay. Pansamantala lang po. Naway matulungan niyo po kami. Maraming salamat po. God bless. The said amount was divided into three originally, but due to unforeseen situation of one of the fire survivors, mainly Melissa, some funds were allocated accordingly. We will focus more on whoever needed it the most. All of them needs it, but Melissa was about to get expelled from her temporary shelter, so she has no choice but to move to their house that is not even close to completion. Their house was 20% built. More of her stories will be uploaded separately. So was Christie's and Evelyn's. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong.